Ma'am, anong nangyayari, Jesus Maria Josep? Araw-araw may namamatay na mga kagawad, barangay captain, mga kandidato. Tapos ito, 250 na kandidato ng pagkabarangay, kagawad, chairman, SK sa Abra. Bumitaw na rin, nag-withdraw ng candidacy. Mga teacher sa Abra, ayaw nang board of canvasser o magka-canvas, natatakot. What is going on, ma'am? Tapos araw-araw ang patayan. What's going on in here, Colonel Fajardo? Yes, Sir Erwin. Ngayon nga po, ang araw po na ito ay kagagaling lang natin sa meeting para nga pag-usapan itong mga sunod-sunod na insidente nga po na nangyari, particularly dyan nga po sa parte nga po ng Mindanao. At nung Lunes nga po ay nagkaroon nga po ng command conference sa pinangunahan ng COMELEC. At isa po sa issue na napag-usapan ay yung mga nangyayari nga po dyan sa probinsya po ng Abra. Kaya nga po pinag-aaralan po ngayon na Sir Erwin kung ito po bang Abra ay ilalagay po ito sa ilalim po ng COMELEC control. Basta ngayon po nag-report po ang ating regional director na yung situation po doon na remains manageable, o bagamat naiulat nga po na mahigit 250 plus na nga po yung umatras sa kanilang kandidatura, at may mga teacher nga po na medyo apprehensive na mag-serve as PIs. Kaya naman to address that situation, Sir Erwin, ay meron po tayong mga naka-standby na mga trained PIs na mga police na handa pong mag-assume ng duty as PIs. Diyan naman po, sir, sa mga insidente sa Mindanao, particularly diyan po sa Cotabato, ay yung pinakahuling insidente po ay nahuli na po yung mga suspects at yung karagdagang 800 DNP personnel, sir, ay naandyan na rin po, sir, sa Pangasamora Autonomous Region para dagdagan po yung puwersa ng ating mga pulis dyan. Iba pa po yung kinumit na puwersa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard po. Ang mga residente na Masbate ay humihingi na rin na ilagay sila sa COMELEC control. So, Abra, Masbate, ilan na ho ba itong binabantayan na maaring ilagay sa COMELEC control at maideklarang hotspot, Colonel Fajardo? Sa ngayon, Sir Erwin, ay dalawang lugar po ang sinabi na po ng COMELEC na mapapa sa ilalim po sa COMELEC control. Isa na nga po yan sa probinsya po ng Negros Oriental, at yung isa po ay yung Libon Albay. Kagaya po ng nabanggit ko kanina, Sir Erwin, ay pinag-aaralan po ng security forces, particularly po yung Regional Joint Peace Security Coordinating Center, na kasama po dyan ang AFP, PNP, COMELEC at Philippine Coast Guard, kung isa sa ilalim po ba sa COMELEC control, particularly yung probinsya po ng Abra at Masbate, as a result po ng mga sunod-sunod po na insidente sa mga lugar na nabanggit po. Opo, hindi naman lalakas ang loob ng mga ito, Colonel Jane, this is Aljo Bendijo, kung wala mga baril. Opo, election period po ngayon. Bawal po ngayon yung may magbibit-bit ng baril, except kung yan po ay otorisado. Gaano po kalala ang loose firearms ngayon sa Pilipinas, lalong-lalo na dyan muna sa Benguet, sa Abra? Sa ating campaign against the loose firearms, sir, particularly itong implementation po ng gun ban, as of last night po ay umabot na po sa 1,332 firearms po ang nakumpiska natin, at may naaresto na rin po tayo na 1,739 po. At tuloy-tuloy po yan. Doon naman po sa ating kampanya against loose firearms magmula po nung Enerong taon po na to, at ang pinaka-latest na datos po natin ay halos na sa 36,000 mahigit na po yung mga loose firearms na ating nakukumpiska. At magtutuloy-tuloy po yan, sir, dahil naasahan nga natin na since nagsimula na nga po yung campaign period ay inaasahan natin na meron tayong mga maiinit na mga lugar na talagang babantayan, at sisiguraduhin po natin na mai-intercept po natin itong mga tinatawag po nating mga instruments of crime po. Okay, tungo tayo sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kumusta po ang pagbabantay ng pulisya para po sa darating na halalan ngayong Monday? Tuloy-tuloy, sir, yung ginagawa po nating threat assessment dyan sa lugar na yan, Sir Aljo, at nabanggit po nga po kanina, kahapon po at nung isang araw ay dumating na po yung 800 na augmentation team
coming from the PNP NCRPO, Region 10, Region 11, Region 12, at pati na rin po yung galing sa Special Action Force na pinadala po ng PNP upon the request po ng Regional Director para tulungan po yung ating Police Regional Office Bar na magbantay para siguraduhin na magkakaroon po tayo ng tahimik at payapang eleksyon diyan sa lugar ng Mindanao po. Do we have sufficient personnel or troops, Ma'am Jean? Kasi kung maraming mga bigla magsulputan ng mga hotspots or troubled areas ngayong halalan sa Lunes, are you planning, are you coordinating now with the Armed Forces of the Philippines para humingi ng dagdag puwersa mula sa kanilang hanay naman, Colonel Jean? Yes, sir. Sa kabuuan po, sir, ay magde-deploy po ang PNP na 187,600 at almost 83% po yan ang kabuuan namin bilang at yung remaining 70% po ay yung tinatawag po nating reserve standby force at nakaready po yan for deployment kung kinakailangan po. Maliban po yan sa kinumit na mahigit 117 na personnel po ng Armed Forces of the Philippines, pati na rin po yung Philippine Coast Guard na may almost 40,000 po. So umaasa po tayo, sir, na may sapat po tayong bilang ng mga security forces para siguraduhin po na magkakaroon po tayo ng mapayapang eleksyon sa darating po na Lunes. Panghuling katanungan na lamang, Colonel Fajardo, may advice po ba kayo sa mga kandidato? Lalo na po ngayon yung may mga death threats kasi karamihan dito yung nag-withdraw po na 250 ay may mga death threats po sila. Pati mga teacher, they were threatened na be better withdraw rather than ipagpatuloy nyo yan. What do you think they should do pag sila ay nakatanggap ng ganun, Colonel? Yes, sir. Ang pinakamagandang gawin po sa kanila ay immediately ay i-approach po nila yung kanilang mga police commanders doon sa area para humingi po ng tulong at ma-report po yung existing threat sa kanilang security at buhay po. At yan naman din po, sir, yung ibinigay po na tagubilin ng ating GPNP for all field commanders to have a close communication with their respective LGUs, yung mga incumbent barangay officials at yung mga kandidato na kapag may nakaramdaman po sila na banta ay immediately i-report po nila. At ang PNP po is always ready po to provide the necessary police assistance and security coverage para po mapangalagaan yung kanilang buhay po. Kasi kung hindi po nila yan i-report, Sir Erwin, ay baka mahuli po ang lahat at hindi po tayo makapagbigay ng kaukulang security kung kinakailangan. Opo, po. Colonel, may tanong ko lang huli, pahabol. Pwede ba nating ma-wave itong doktrina ng plain view sa mga checkpoints diyan sa mga lugar na magulo para po masawata itong mga loose firearms? Yes, Sir Aljo, kailangan, sir, kasi natin, sir, i-balance yung ating yung tinatawag po natin kakapatang pangtao natin dahil may mga umiiral po tayong batas much as we wanted to immediately conduct search po ay hindi natin basta-basta po pwede gabit unless of course meron pong reasonable ground to believe po yung ating mga personnel na nagmamanto po ng checkpoint pag nakikita nila na merong kahina-hinalang aksyon itong mga dumadaan sa checkpoint ay po pwede naman sila mag-request na buksan yung kanilang mga compartment at even yung kanilang mga bag. But unless there are reasonable grounds, sir, na paghinalaan sila ay talagang limited lamang po talaga tayo sa visual inspection, okay, po, Sir Aljo.